Nahulibok na ang ilang biyahe ng bus pa Bicol at Baguio City sa ilang terminal sa Cubao ngayong bispera sa Ngundas. Silipin natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni James Agustin. James! Van, good morning. Mamayang hapon hanggang gabi pa inaasahan yung dagsan ng mga pasahero sa mga bus terminal dito sa Cubao sa Quezon City. Pero ngayon pa lamang, may ilang mga kababayan na tayo na nagtutungo dito sa mga bus terminal para maagang bumiyahe para raw makaiwas sa siksikan na traffic. May mga nag-leave na rin sa kanilang mga trabaho. Sa isang bus terminal, fully booked na ang biyahe ng air-conditioned buses Padaet Camarines Norte. Hindi pa naman punuan ang Paalbayat Camarines Sur. May ordinary buses din na maaaring masakyan ng mga pasahero. Sa isa pang bus terminal, hindi pa naman punuan ang mga biyahe patungong Pangasinan. Pero ang ilang biyahe na pabagyo, fully booked na. May extra buses naman na inilaan ng pamunuan ng terminal. Naglaan na rin ng extra buses ang isang bus terminal na may biyahe na patungong Bulacan at Nueva Ecija. Inaasahan na raw nila ang dagsaan ng mga pasahero hanggang mamayang gabi. Samantala, Ivan, sa pag-iikot ko sa mga bus terminal dito sa Cubao ay bukod dun sa mahigpit na inspeksyon dun sa ilang mga bus terminal sa mga bagahe ng mga pasahero ay meron ding police assistance desk at may mga nag-iikot ng mga police na maaring malapitan yung mga pasahero. Yung muna ilitas mula rito sa Cubao, balik sa Ivan. James, nakikita na ba natin na nagdudulot ng pagbigat sa dali ng trapiko yung mga provincial bus na pinapayagan dumaan ngayon sa EDSA? Ivan, ngayong umaga ay hindi pa naman nagdudulot sa pagbibigat ng traffic yung mga provincial bus na nakikita natin na dumaraan dito sa EDSA. Pero kanina madaling araw, dun sa mga tapat ng bus terminal, ay meron tayong nakita ng mga build-up. Pinayagan kasi ng MMDA mula October 29 hanggang alas 5 ng umaga ng November 4 na makadaan dito sa kabahan ng EDSA ito mga provincial buses, particular ng mga patungo sa North Luzon Expressway, para mas mapabilis yung biyahe ng mga kababayan natin ngayong Undas. Ivan? Maraming salamat, James Agustin.